Binusisila sa Senado ang pamimigay ng SAP. Pakinggan niyo po yung palusot ng Lee Saburiri. Sa pagdalo ni Social Welfare Secretary Rolando Bautista sa pagpapatuloy ng pagdinig sa umano'y anomalya sa Social Amelioration Program, hindi nakaligtas sa pagbusisi ng mga kongresista ang ilang kawalin ng DSWD. Ang tinumbok ngayong pagdinig ay ang umano'y mabagal na pagkilos ng kagawaran sa pamamahagi na ikalawang tranche ng SAP. Lumutang din sa pagdinig na tila hindi pa malinaw ang listahan ng mga benepisyaryo ng SAP 2. Paliwanag ng DSWD, may sinasagawa kasi silang deduplication para masiyak na hindi magdodoble-doble ang matatanggap ng mga benepisyaryo. Pero ang mga benepisyaryo naman ay tukoy na nila. Sa palagay po ng committee ito ay parang palusot. Kasi mandato po ng DSWD talaga na ipamigay yung social amelioration, pero hanggang ngayon naghihintay pa rin po kayo ng pangalan. Sa unang stage ng aming deduplication, nagkaroon po ng more or less mga 48,000 na sinasabi nating doble ang natanggap na ayuda. Meron din nakita doon na may mga ineligible. At meron din po doon na merong mga sabihin nating questionable na pagkakasali na pagbibigay ng ayuda. Sa ngayon, para mapabilis ang pagbibigay ng SAP 2, ginagawang digital payment ng DSWD ang pamamahagi nito. 101,000 na pamilya na ang napamahagian sa loob ng 4 na araw o aabot sa 25,000 na pamilya kada araw na nagsimula noong July 3 sa pamamagitan niyan ng digital payment. If you divide that balance of 10 million, in fact sabi nga ni Sec, 16 million, lagyan na natin sa 10 million, it will take DSWD 400 days. For the 10 million beneficiaries to receive digital payment, Mr. Chair. Ayon naman kay Secretary Bautista, ang ginagawa imbestigasyon ng Kamara ay welcome para sa kanila dahil mas mapapaigi rin ito ang kanilang serbisyo sa publiko.